parang matik eh, no? Wala na. RSGMY, they banned out the Aldous. Pero this is actually a danger, an endangered territory, no, for RSGMY. Kasi if you start removing the comfort heroes of Blacklist, ma-amplify yung nangyari nung game number one. Again, yung game number one, hindi yun yung Ubi Strat. Yeah. Pero they had the Aldous. Now, you will be competing against Blacklist International on an uncharted territory. Kasi hindi mo alam kung ano ilalabas nila. Tinatanggal mo yung mga nakita mo na before. What if may baon si Blacklist? Yun nga eh. So, ito, nirespeto na. Wala na. Ano na to? Ito na yung tunay na research. Oo. Ito na yung nag-thesis. Ito na yung... Nag-download pa ng replay. May nag-download ng replay. May marketing strategy. Naka-ano pa to? Naka-portfolio yung thesis. May mga KPI pa. may mga key performance KPI, indicators pa. May ano pa? May graph. Nakita nila lahat. Teka, nakalagay dito sa graph natin. Pie-crap pa yung ginamit pie-crap. Dapat projected natin by 12 minutes, ganito na yung call per minute natin. May projection. Nakita nila na kailangan ng iban yung mga tunay na hero. Binan yung Aldous, binan yung Matilda, binan yung Estes. Pero again, Manjin, pag yung research kasi ni RSGMY, meron na siya nun. Kumbaga 40 pages, meron siyang copy ng lahat. Ngayon, yung ginagawa nila lahat ng research, susunugin mo. Kasi hindi mo na alam yung mga next na parating kay Blacklist. Malay mo, maglabas bigla ng Argus Jungle yan. Bago, diba? Yun ang mahirap dito. Tama ka, Midnight. Ngayon ko lang makikita yung Blacklist this time. Ang tagal na natin. Gusto ko makita this time yung YSS. Pero look at this. Instant Harriet para dito sa side ng Blacklist. Only 3 times in the entire MPL Season 7, only 3 times Finners pick si Harriet. 2 came from Blacklist International. Oh, talagang confident. Kasi naman, 3 lang yung ban eh. Oh, kung 4 na agad yan, panyuharit ban yan. Eh, 3 lang. So medyo lugi. Oh, alam mo naman tong Blacklist talagang yung first pick. Ito ah, ito lang pansin ko sa Blacklist drafts. Pag binigay mo yung mga first pick lagi ng Blacklist, laging yun yung bubuhat. Katulad nung game 1, di ba, first pick nila? Matilda. Oh, tingnan natin ano bang meron dito. Alright, so nakita na natin, it's the Popol and Koopa, ang Chichudog ni the Queen. Beautiful. Ang Chichudog ni the Queen at Benedetta, 2 strong sides. Lanes. Beautiful. Napapa-beautiful ka. Bakit beautiful, Midnight? Kasi Harit sila. Nag-Harit sila in RSGMY at nakita nila na kondisyon si RSGMY dito. Okay guys, may Harit sila. Kailangan natin pick yung Lunox and at the same time, kailangan natin tanggalin yung Pakito ni Edward. Okay. So, itong dalawang heroes na to, telegraph ni Blacklist International. The Popol and Koopa is good against the Pakito and the Lunox. Yung Benedetta, even though lucky siya sa matchup, pagdating kay Pakito, if you look at how RSGMY will play, medyo on yan, medyo reactive. And ang problema kasi Blacklist International, nakuha na kagad nila yung team fight hero nila, and at the same time, the pillar of what makes Ubi Strat just a great strategy. Ito na nga yun, Popol and Koopa, Benedetta, Lancelot is the 3rd pick. Ikaw, Umi, nako, favorite mo ang Benedetta. Naku. Kumusta ba to sa match up against the Pakito or probably the Lunox? Well, if Pakito ang kalaban niya, mas masaya pag melee. Actually, masaya naman kahit anong matchup mo as long as hindi ka matalo on early trades. Yeah. But Pakito is really good in terms of trading in general. So medyo mahihirapan ang isang Your Benedetta if tumama yung mga jabs nito ni Pakito. But overall, this should be this is what they call a skill matchup, kumbaga. Kung tumama mga abilities mo, panalo ka. Pag naiwasan, olats. Tignan natin. Kasi Edward, kapag siya nakakuha ng Benedetta, gusto ko lang sabihin, madalas MVP. Madalas MVP. Season MVP yan. Madalas, Benedetta yung naka-display. Oo, madalas first blood din. No? Sa true lang. No? Sa true lang tayo. Sa stats lang. But still, look at this, RSGMY, this time, respecting the Brody. Yeah. Brody possibility. Maganda rin yung Brody against their lineup. Yeah, I feel like RSGMY, they're tunnel visioning too much on a Brody kasi ang ginagawa ng Blacklist, they only pick Brody if they have the Rafaela or the Estes. Yung tinanggal na nila Estes, dapat ang tinanggal na lang nila is the Rafaela kasi may chance pa na mag-Rafaela si Blacklist. Rafaela, Popol and Koopa, makikita na natin yung Ubi time. Oh, Ubi time. For Blacklist, yeah. Ano to? Atlas? Zask? Zask yan. Zask. Kasi nagza-zask ang RSG. Gold lane, no? Actually, ang ganda nga nung targeting ni Blacklist, tinatanggal niya yung gold lane. Kasi alam nila, si Izanami, yun naglulunox sa RSGMY. So I feel like RSG, mag-iipit sila dito when it comes to the gold lanes. Yeah. Down to a few selection, pero baka i-flex na lang nila. No? Baka mag-farsa yung RSGMY dito kasi flexible yung Lunox and Farsa. Good heroes against the Popol and Koopa, but if you pick Farsa here, susceptible ka sa mga upcoming picks pa ni Blacklist. Ang ganda rin ng Farsa kung iisipin kasi damage. Nag
kumbaga, pag nagtatabi-tabi ka, UB strategy, kailangan meron kayong instant burst and battle from a range, di ba? Long range damage output. Pero iba ang pinili nila, setup pa rin ang gusto nila with Zacus on this Kufra. Granger Rafa na to. Blacklist. Ito ah, para sa akin, medyo telegraph na yung Kufra ng RSGMY dito. Blacklist, they took the Benedetta and the Harif knowing full well na hindi sila yung magkakaroon ng first pick after the second banning phase. Nilabas ng RSGMY Kufra. And feeling ko ah, sinadya niya to dahil may sagot naman sila sa Kufra na yan. At ang sagot ay ang Granger plus the Diggy. Diggy mismo din. Okay, Midnight, he predicted the Granger para sa side ng Blacklist. I agree, Rafaela is great for this game. Pero yeah, why not? Pwede naman tayo mag-Diggy. Instant counter sa Time Journey, instant counter kay Paquito din. So is this the feeling Diggy strategy na pwede natin makita or normal Diggy? I feel like kailangan mag-feeling strategy ni Blacklist dito to disrupt the early game presence of the Lancelot. Kasi kailangan nila i-delay yung game ni Lancelot up to the time na kayang-kaya ng lumaban ni Granger and mag-ube yung Blacklist International. And what the Diggy provides for them is the teamfight presence kasi may eliminate nila yung threat ni Kufra. So I like the adjustment. Instead of going for the Rafaela to help the Granger snowball or earlier on, you completely shut down the idea of the lineup ng kalaban with the Diggy pick. So kailangan maging maingat ng RSGMY. Yeah. We still don't know if this is a feeding Diggy for this game. They have the Beatrix for the final pick, and we're entering the game once again. Can Blacklist finish off this series with this Diggy? That the Popol and Koopa na to, kasama si Esson. Let's see. Pero ito ha, gusto ko lang maiba ng topic. Beatrix, nagiging magandang pick for some teams, and especially Lulios. I think Beatrix, especially pag nilagay mo yan sa gold lane, may ability yan na makabukad during the early mid-game phase. At meron din siyang late-game scaling. Especially if makakagulat ka dahil kadalasan pag yung shotgun na natamaan ka na sobrang melee, masasaktan ka talaga. Pero tingnan mo to, Paquito, nasasaktan. Man, speaking of shotgun, actually Beatrix yun. Yung Beatrix dito, nag-gets ko na din Midnight Umi, kaya rin nag-digi. Pantayan natin yung Beatrix. Oh, hindi finit. Ginawang baby gold lane. Patay. Ayun na nga. Nabanggit mo to Umi, masakit ang Beatrix siya. Pero kapag na-shutdown mo ng ganito, ang bilis ng farm ng Harit, ang bilis ng pwedeng makuhang gold ng Harit dito. Baby Harit, binibi this time ni Esson, si Oheb. And looking at yung ano na yun, yung matchup na yun, pag dinagdaga mo ng DG si Oheb, mabibigyan mo ng protection ang isang Harith na kailangan talaga ng oras para mag-scale up. And against a Beatrix, Harith early game versus early game Beatrix, pag natamaan ka, yung sniper na ganyan, masakit talaga yan. Shotgun, masakit din. There's a lot of options para sa RSGMY on this gold lane. Pero dahil binaby ni Esson dito si Oheb, nagiging masaya lang ang buhay. Happy life si Oheb sa gold lane. Happy life. At tama, nabanggit mo pa kanina, kaya ding sumabay ng isang Benedetta sa Paquito, tama ba? Kaibigang Umi. So with that, ilamang sa lahat ng lanes ang Blacklist. Well, di naman lahat kasi lugi din si Benedetta against the Paquito. But what Blacklist International has on the mid game is the insane mobility around the map to contest objectives. Pero to RSGMY, nauna sila kasi nakapwesto na si Zacus and Lancelot din kasi yan. Meron sila ditong pang-counter go ng Diggy. Oh, no. But this time si Wise ang masasapak ni Kaiser. So yeah, tama ka naman, Midnight. Kaiser still is doing great. Pero ang tinitingnan natin dito is yung shutdown sa baba dahil nako yung Harit ay masakit pa din. Isa namin. Ano? Ganda naman yung knock-up na yun. Maganda yung knock-up at Venus! Kagat ni Kupa! Kagat ni Kupa! Bigyan mo ba? Isa pa! Sayang! Nabiten para kay Venus. Akala rin siguro ni Venus malamatilda pa yung galaw niya kanina. Pero kasi hindi lumilipad ang aso. Pero tignan natin, muntikan. Makakuha si Venus ng kill. And yun yung mga risky plays na madalas nating nakikita sa side ng Blacklist na pwedeng mapitas. Nangyari din yun nung isang araw.
So this time, at least yung RSG nakakuha ng magagandang kuha. Yeah, and RCMY right now, nakuha nila yung turtle, nakakuha siya ng pick-off, they've survived the early game damage coming in from Venus. They're on their way into trying to start this potential snowball. Pero kailangan nyo tandaan na they need to shut down OHIP. And habang sinasabi ko, nangyari din yun. So RCMY, medyo nakuha na nila yung pace. But let's look at the gold lead. Di pa naman ganon kalala. Isang libo lang. Pero Umi, binanggit mo ha, you need to shut down certain heroes sa side ng Blacklist. Naisahan na si Venus, naisahan na din si Oheb, si Edward na lang ang natitira. May onting counter go ang Blacklist International dito, but again, this is a game na kahit papano pwedeng sumabay na yung RCMY, unlike game number one, yeah, na snowball talaga yung lineup ng Blacklist. Actually, this is the threat of what Blacklist adjusted into, no? Yung digi na pinambaby nila against the Haret. Yes, you gave Haret enough time to be able to farm up against the Patrix, pero problema kasi hindi naman yun yung pinakaunang timer na kailangan nila. Ang kailangan nilang gawin in this game is pahirapan yung Lancelot, kasi once you give Lakesia the early game that he needs, which he did get, mahihirapan sila pagdating ng mid-game kahit kano kayaman tong Harit at mahihirapan yung Greedjoy. Pero mahirapan din si Zacus sa kanyang pagkuha ng initiation dahil nagamit na ang Time Journey. Second turtle for this game. Who's gonna get it? Lamang ang RSCMY sa position, pero sumabog ang mukha ni Kaiser. Wala siyang kampe pala doon. Pero this time makuha nila ang turtle. Pero ang kapalit ay sumasabog ng mga mukha ng kanyang mga kampe. Dahil si Edward ay nandito na kasi kinakagat-gagat sabay hinila pabalik. But still, it is a 2-4 turtle trade. Blacklist International, kahit papano ay nakakuha ng onting paghabol sa early game lead ng RCMY. Yeah, ang ganda ng focus din ng Blacklist, no? Alam din nila na hindi ganun kadali kunin yung turtle against the Lancelot. Pagtalon ni Zacus, all of their eyes turned to the heroes of RCMY. Pero nagagalit na si Zacus, sinundan yung surut na hero. Kasi again, hindi mo kailangan i-contest yung objective ni Lancelot. Kailangan mo makipag-trade against RSG right now. Yeah, trade is the name of the game. At ang gaganda na nagiging trade ng RSG, ha? May mga nakukuha silang kills na hindi nakakabawi ang Blacklist. Oh, definitely. Mm. Pero tingnan natin to, ha. Nasa nandito si Venus. He's gonna go for the 2v1, pero mukhang makakatakas naman pala. Yeah. Actually, tutuloy pa rin si Zacus dito. Walang tigil, no? For this game, Zacus, tuloy-tuloy ang kanyang pag-initiate. Nice. Hindi pa rin tapos. Lexia, welcome in with the Phantom Edition. Edward! Nice one, Edward! It's the final blow para kay Edward. There you have it. But there you have it as well. Zacus will also flicker out. 15 seconds down si Lexia. Eson will fall down. Nakikita natin this time yung pagiging aggressive ng RCMY. Zacus, hindi niya nahuli agad si Venus, pero hinabol niya ang gandulo. Ito pala yung dapat na paraan. Yeah, and this is why Edward is MVP of MPL Philippines Season 7. Kaiser, for the flicker out, medyo boy pa naman siya doon. Pero men, ang ganda ng Electo Final Blow doon ni Edward. Buti na lang kamo, nag-cooldown doon yung mga skills ni Lancelot. At nakakuha ng magandang pasok si Edward. But this is looking bad. If you're a fan of Blacklist International, we're now seeing that RSGMY, sila yung nagdidikta ng tempo ngayon. Nakakuha sila ng magandang early game. At ngayon, kung ikaw ang Blacklist, paano ka makakabalik? I think, again, you just don't need to trade against... I mean, you don't need to contest RSGMY. Trade lang talaga. Oo. Trade lang talaga. Parang ganito. Kuha ng isa, tapos pwede ka mag-back. Tama ba? Yeah. Just continue getting this trades against RSGMY. Kasi again, mayroon kang ano eh, mayroon kang timer na hinihintay. Eson! Okay, there you go. First time makakuha si Wise ng turtle. Pero going back to your point, Midnight. Lancelot kasi yung RSGMY. So you, again, you don't need to contest the objectives away from them. What Blacklist International can do is do whatever they need to do. Kumbaga, huwag mong pansinin si RSGMY. Kung kailangan mo i-trade yung top lane, go for the top lane. Kung i-contest kasi si Turtle, turn your attention towards the heroes. Kasi kaya din naman lumaban ng Blacklist International just to stay afloat para pantay yung gold, hindi lumalamang yung RSGMY. Kasi once na nakarating na kayo na late game, you are in an advantage. Kahit may Lunox yung RSGMY, meron kasi kayo pang zone with the Popolin Koopa, meron kayong anti-teamfight with the Diggy, and yung damage output ng Blacklist International will just continue to scale. Yeah, so choose your fights wisely. Pero nako, talagang pinipilit ni Zacus, pare! Nako, yan na. Pero kailangan natin kumounter go ng side ng Blacklist. Ito yung maganda this time sa RSG. Pinipilit ni Zacus ng pinipilit kahit na medyo awkward yung laban. To be honest, ang awkward ng mga ganong setups, yung setup niya kanina kay Venus, awkward yun. Ngayon, pati yun dito sa baba, under the tower,
But wow! So, ito ba yung paraan? Ito ba yung paraan? Talagang gulatin mo ng ganon? Well, looking, that's one way to do it. But RCMY, they're pushing their advantages not only in one lane. Pupunta din sila ng mid lane. They're trying to get objectives. Pero papasok dito, Blacklist. Sabi ng Blacklist, kami din. Manggugulat si YSI Mega Kill na pala. Anong gulat-gulat? Walang gulat sa amin dahil si Ohev ay makakuha ng magandang Zaman Force. Pawing-pawi, trade after trade. Tama yung sinabi mo, Midnight. Choose your fights wisely and guys, wise. Sumasay ko pa ng gilid movements and si Edward pa yung makakuha ng top lane. RCMY biglang nawala yung lead nila. Sobrang lupit ni Edward. Niretry siya ni Lancelot para di siya makahabol. Pero sabi ni Edward, Pinoy ako, hahabulin pa rin kita. Yung Thorn Rose, in eye for an eye. At naabot siya nung Death Sonata. Talagang walang takas si Lexia. Kala niya, ano eh, kala niya galing niya mag-Lancelot eh. Wala. Pero galing mag-Benedetto ni Edward eh. Wala, season MVP yan eh. Kabisado ni Edward yung Benedetta. Kabisado niya rin yung Lancelot. Napakadaling ma-eye for an eye. Akala natin lamang na yung RSG. Pero mas akala lang pala yon. Akala mo lang lamang. Pero hindi, hindi, hindi. Oh, alam mo naman, Manjin, ang mga Pilipino, nagpapabugbog lang yan sa una. Pinapasarap, pinapasarap lang talaga. Para naman makaramdam ng laro si, ano, si RCMY. Pero kidding aside, no, Blacklist International, again, ang ganda na nagiging sagot nila. Hindi na masyado pinagpapapansin yung RCMY. Even though may mga fights na nasa harap sila, yung magkakaharapan talaga sila, magkaiba ng idea, magkaiba ng objective. Sige, contest yung turtle namin, heroes yung papansin namin. Sige, contest yung mid-tower namin, nasa bottom lane kami, pupush naman yung tower nyo. Kasi meron naman tayo taga-hold. Again, Edward is the pillar of this playstyle. Blacklist International, what they're doing right now is whatever RCMY wants, nandun si Edward. Siya lagi yung pantapat. Tapos susunod na lang yung Blacklist. Nakakahanap sila dito ng magagandang trade kahit papano. Kahit nawawalan sila ng mga towers, at this time sila yung magsiset ng tempo. But still, RCMY respecting the damage of Blacklist and protecting this tower up until now. And I just want to commend yung positioning ni Wise at ni Oheb. For the longest time, nung lamang pa ang RCMY, naiiwasan nila ang key abilities such as the Thorn Rose and Phantom Execution yun at nga. Hindi mo masyado nararamdaman ang damage ng isang Lancelot even in his power spike. Pinikyan ang tatlo, namatay ang Lunox mo, kuya. Isa na may disrespecting ang mga putok ng bala ni Wise. 514, Umi, kakasabi mo lang yung positioning ni Edward at ni Wise. Baliwala yung kalamangan ng RSG. Kinocomment natin yung RSG kanina ng early... maganda naman kasing ginagawa ni RSG. Nung early stages of the game. But again, yung mga maliliit na trades ang ginagawa ng Blacklist and yung micro mechanics talaga o positioning ng side ng Blacklist, yun yung nakakuha ngayon. Umabot na tayo sa point na sila na ang lamang. Alam mo, sa sobrang ipit na ipit yung RSGMY at nababaliw sila sa ginagawa ni Blacklist, si Edward, one full minute, nagpo-push siya may bottom lane na walang response. Kasi si Zacus, one full minute din na nasa mid lane and wala pa nga sila nagawa. Pinagpaparad lang ni Wise, si Izanami. Three hits! Oo. Hits. Yung isang Lunox. Ano, isang Rhapsody to Death Sonata. Pero, So, 6 hits. Oo, 9 bullets. 9 bullets. Oh, pero tingnan ako, saglitan lang yun. Isang sapak nga lang ni isang Kuya Pompiang. Ohev. Ayun na yung ube. Ayun na yung ube. Ayun na, pinatingin na. What time is it? It's ube time! Hila para kay Zacus. At ayun yung pasok ni Edward. Nako, ang dami nating sinabi ng early stages of the game, pero bumalik lang tayo sa game number one. It's now Blacklist International controlling this game at nagre-react na lang ang RSGMY. Ayan, again, rinse and repeat. Kung saan man gusto ni RSGMY, nandun si Edward. Si Blacklist International may sariling objective. Shift kagad sa hero. Gusto niya kami contest? Dito kami sa hero. Paulit-ulit lang gagawin ng Blacklist to. Sa sobrang galit na ni Wise dito, pati yung Kramer, inuultihan niya na. Kasi bitin yung damage yung Death Sonata para sa isang hero. O sayang to. Gamitin natin sa Kramer. Dagdag gold na rin. At this Lord will be uncontested for the side of Blacklist International. And again, this is already 12 minutes 30 seconds inside the game. A Luminous Lord will be marching alongside the Blacklist International squad. Good news to para sa mga agents na nanonood. Oh no. Looking like another dominant game for the side of Blacklist. Again, I'll be honest, akala ko talaga yun na yung parang game plan para matalo mo yung Blacklist. Gulatin mo sila sa mga awkward, ano eh, awkward na laban na ginagawa ni Zacus Edward kanina. Edward, pumupuesto doon, no? Oo.
Pero it's all about the pwesto. Mm-hmm. Pwesto Nation! Edward, papasok ngayon. Brilliance out. Si Lunox, pero na naman yung mga uy, nahila! Hila-hila dulce, sabi dito ni Edward. Oheb! Isa pa? Oheb, hindi pa rin tapos. You can't see me. Harriet coming in. Pasok din dito si Edward. Lahat sila nakikita ng camera. Lahat sila may highlight moments. Blacklist International owning RSG. Nababaliw na yung RSG, Mboy. Ang daming nangyayari. Parang ang dami nilang kalaban. Ang daming nag-exhibition. And wow! Blacklist International, maaga daw tayong uuwi ngayon. They will break the code. And syempre, wala namang kabayas-bayas. Panalo ang Pilipinas. Nako, wala talagang kabayas-bayas. Pero hello, undefeated streak. 6-0 para sa Blacklist International. Dong. Men, gusto ko na sabihin. Paano ka mananalo, RSGMY? Kalaban mo international. Nako. It's not international. It's